Hello, good morning mga kalalabs. Ito naman pong Malis Donette. Welcome back to my channel. Ngayon po mga kalalabs ay magluluto naman po tayo ng gulay. Siyempre, wala kasawa-sawang gulay. Kaya without further ado, let's start na po tayo. So ngayon po mga kalalabs ay ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ating pong mga ingredients sa ating pong lulutuin gulay, which is same lang naman po, may dadagdag lang po tayo. Ipapakita ko na po sa inyo kung ano po ang ating mga ingredients. Ito na po ating pong mga ingredients, ito po ang repolyo, carrots, at haluan po natin siya ng kamote. Bali po kanina is nakapaglaga na po ako ng kamote. Ito po ang kakainin po nating almusal. Aantayin lang po natin na maluto po ang ating gulay. Pero before po niyan is nakapaglinis na po tayo ng ating pong mga bahay ng ating mga alaga. Ito po nakababad na po siya. So maya-maya is atin na po siyang babalawan para mai-transfer naman po natin yung iba. So ngayon po is maggagayat na po tayo ng ating pong gulay. So ito po siya, ayan, gagayatin na po natin. So magle-less lang po siguro tayo ng ano, ng toyo. Hindi na po natin siya lalagyan ng toyo. Konting asin na lang po kasi para po iwas po tayo kung ano po yung ating pong nararamdaman. Syempre, lalagyan din po natin siya ng sibuyas at saka bawang kasi mahirap naman po pag walang ganyan. Kaya let's start na po tayong mag-chop. Bali, lalahatin na po natin to mga kalalabs kasi hanggang hapunan na po. So, tatanggalin lang po natin tong nandito po sa unahan para maipakain po natin sa ating pong alagang hamster. Pero, hindi po natin nalaman na medyo pangit pala po kasi tingnan nyo, ang dami po siyang butas-butas. Pero, carry lang po. Okay lang po yun. Kasi hindi naman po natin maano na tinan mo. Parang may ano to. Hindi naman natin mape-perfect talaga once na mamili po tayo sa palengke. Yan po. Tatanggalin na lang po natin mamaya. So, hiwain na po natin to. Ito lang po mga kalalabs, parati ang niluluto ko kasi mas maganda rin po kasi to sa katawan, lalo na pag may nararamdaman po tayo, lalo na pag sa larangan po ng kidney, sa uric acid, kasi mahirap na po, hindi po tayo papuntang bata, tayo po ay nagiging matanda na. So, need po natin mag-ingat. So, yun po. Kaya po, pag nagluluto pa ako ng gulay, konting asin na lang po talaga at parang wala na po talaga siyang lasa. Kaya minsan, ayoko na mamigay sa kapitbahay ko kasi wala na pong lasa pag ako po ay nagluluto. Kasi nga po, inaabatan ko po yung sakit po sa bato kasi nafe-feel ko nga po na parang may mga sintomas na po ako. Nakuha ko po yata to dati nung ako po ay parati na pipigil sa pag-ihi. So, ngayon ko naramdaman to. Hindi ko naman masasabi na wala kasi nga yung kulay ng ihi ko minsan iba. Tapos, may amoy. Kaya, sa lahat po dyan na nagpipigil po ng ihi, huwag nyo na pong galwin. At less na lang po tayo inom ng soft drinks at mga chicheria kasi yan po yung sanhi kung bakit po tayo nagkakaroon ng sakit sa bato. So, lalahatin na po natin itong carrots kasi hanggang gabi na po ito. Ganun po ako magluluto. Kahit maaga ang pagluluto ko, isang lutuan na lang po para makatipid po tayo ng ating pong gas. Kahit sa pagsasaing, may video naman po ako doon kung ano po ang pagsasaing ko para mas makatipid po tayo. Pero, hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo kung ano ginagawa ko. Nasa inyo na po yan. Kung ganun din kayo magsaing, syempre, kung marami ko yung pera, okay lang. Pero kung sa mga nagtitipid, lalo na ngayon na mahal ang gas. Pero so far sa akin naman po, araw-araw naman po ako nagluluto. O maabot po siya ng 3 to 4 months. Sa bagay kasi ako lang mag-isa at
konti lang yung mga niluluto ko. Kaya okay lang yon para sa akin na mag-isa lang. Pero di ko alam kung parati ako nagluluto. Pero dati nagluluto-luto din ako. Pero umabot naman po siya ng matagal. So itong nabili po natin na carrots is may damage din. So hindi talaga natin may iwasan. So nasa sa inyo na po yan kung paano kayo maghiwa ng mga gulay, kasi lahat din tayo is may karapatan kung ano. Wala naman nagsasabi, ay, hindi ganyan ang paghiwa niyan kasi ganito ang lulutuin mo. Hindi po ganun. Bahala po kayo kung ano po ang klase ng paghiwa niyo. Nasa sa inyo na yan. Wala naman pong masama doon kasi kayo naman po kain. Hindi nyo naman po, hindi naman po to contest. Diba? So, nasa sa inyo na po yun. Shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po kasi kahit papano, nandiyan pa rin po kayo kahit ganito na po yung video ko. At least, sinusuportahan nyo pa rin po ako. Kung may tanong po kayo sa akin, tanong lang po kayo. Huwag po kayo makatubiling magtanong. Hanggang kaya ko pong sagutin, sasagutin ko po yan. Pero pag hindi ko po kaya, pasensya na po kayo. Kasi hindi naman po talaga ako nag-aral ng medisina. Kaya pagpasensyahan nyo na po. At alam ko naman po, may mga basher po ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy nyo lang. Ituloy nyo lang. So, yan po. Bali, susunod na po natin ang ating, eto po, ang ating kamote. So, babalatan po natin. Masarap naman po ito, mga kalalabs. Kahit ilalagay lang po natin sa ating pong gulay, malasa naman po siya kahit wala na pong sahog kasi syempre kinakailangan mag ano na po tayo sa ating sarili kasi nga yun na yung nararamdaman po natin. Mahirap naman po na kahit may nararamdaman ka na, sige pa rin ang sige. So sa kaanuhan, di ikaw rin ang mahihirapan. So ngayon pa lang, try muna sa iyong sarili. Kasi ako, pag ganun kasi, pag may nararamdaman ako sa katawan ko, talagang dinidisiplina ko talaga sarili ko. Pag sinabi kong ganito, ganyan, ganyan ang gagawin, ginagawa ko po talaga. Kasi syempre, mag-isa lang ako, wala naman mag-aagapay sa akin, wala naman tutulong sa akin dito. Minsan, hindi ko rin naman maiwasan na matakot or mangamba kasi nga, syempre, mag-isa lang ako dito. Pero, laban lang sa buhay. Talagang ganun ang buhay. Yung iba nga dyan, mayayaman. Ano na nangyari sa buhay nila, di ba? Wala. Tayo pa na mahirap. Hindi tayo hindi natin maingatan yung sarili natin. Pero, meron namang mga mahihirap na hindi talaga nag-iingat. Hindi ko naman sinabing lahat. Pero, meron talaga. So, eto na po siya. Sisimulan na po natin. Pero itatapon po muna natin to or ilalagay po muna natin to sa plastic para wala po tayong kalat. Kasi bukas pa yung tapunan ng basura kaya bukas pa natin maitatapon. So antay lang natin to maluto tapos mag-aalmusal na tayo. Para mag-aalmusal na tayo. Siguro dat nakuha ko rin to kasi nung mag-isa lang ako, panay ako adobo, tapos maraming toyo. Yun nga nga. Diba? Pag hindi ka marunong mag-ingat, yun talaga ang mangyayari sa'yo. So, ito pong kamote, para na po ito natin, ito po yung ating sahog na karne or ano. Pero pwede naman po tayo kumain ng karne or kahit ano. Ano lang po, konti lang, huwag naman po madami kasi yan po din yung isang cause. Bakit po tayo
nakakaramdam ng mga kung ano-ano sa ating katawan. Kasi nga, syempre, alam nyo na, masarap. Alam mo naman pag masarap. So, next po natin ang bawang. Kukuha lang po tayo dito ng ilang butil. Tapos, sunod ang sibuyas. So, ito na po. Tapos na po natin na hiwa. At ito po is lalagyan na po natin siya ng tubig para po mahugasan po natin para mailuto na po natin. Tapos, magpapainit na po tayo ng kawali. So, ibababad lang po natin siya. Tapos mamaya, papatuduin po natin. Kaya, magluto na po tayo ngayon, mga kalalabs. Start na po tayo magluto po para makakain na po tayo ng ating almusal. So, yan po. Bali, ito po ang gagamitin nating kawali para mas malaki at maiayos po natin sa paglagay ang kanyang mga gulay. Kaya, let's start na tayo magluto! So, yan po. Magpapainit na po tayo ng ating kawali. Ayan. Feeling ko malapit na siyang maubos ang ating gaas gawa ng ilang buwan na to? 3 buwan. Maglalagay na po tayo ng mantika, pero konting-konti lang po talaga. Yung may gigisa lang po natin yung sibuyas at saka bawang. Yan, ganyan lang po. Pero bala kong bumili ng olive oil para yun na lang po ang gagamitin natin pang gisa para kahit papano iwas tayo. So, eto na po siya. Ilalagay na po natin. Sasama na lang po natin lahat. Yan. So, ito po yung mga pagkain na may mga nararamdaman. Siyempre, tayo-tayo na lang din po mag-ingat kasi mahirap naman po. Pag nakakaramdam naman po tayo ng pananakit po ng ating mga kasukasuan, alam niyo po kung ano dapat yung gawin. Less lang po tayo sa asin. Sa asin, sa mga alat, at saka sa mga kinakain po natin. Yun po ang ginagawa ko. Kaya, ngayon, nilalagyan na po natin to. Tapos, lagyan po natin siya ng sabaw para po kumulo po siya ng maayos at maluto din po siya ng maayos. Hindi na po ako naglalagay ng vichin. So, papakita ko po sa inyo kung gaano po kadaming asin ang ilalagay ko. So, ito lang po. Ganito lang po kadami. Yan. Tapos, lalagyan ko lang po siya ng konting suka para malasahan po natin. So, lagyan po natin siya ng suka. Kunti lang po talaga. Papakita ko rin naman po sa inyo kung gaano kadami. So, ganyan lang po. Ayan. Kung makikita nyo po, ganyan lang kadami. Ayan. So, antay lang po natin siyang kumulo. Pag kumulo, tsaka po natin siya hahaluin. Ayan po. Kung titingnan po ninyo, ganyan lang po itsura niyan. Kung sa ano pa, walang ka-life-life kasi nga lahat puro gulay lang. Pero huwag niyong ismulin ang gulay kasi ang gulay is napaka-sustansya. Kaya dapat maging masaya pa tayo kasi may naiulam tayo. So titikman natin kung anong lasa. Matabang talaga siya, promise. Pero wala po tayong choice, kinakailangan. Ganyan lang po ang kakainin natin. Para maiwasan po natin ang ating pong nararamdaman sa ating pong katawan. Di ba? Kesa naman na
kakain tayo ng mga masasarap, maalat yung palay. Ang bagsak natin, hospital, liwag na. Kaya, tis-tis na lang, di ba? Masustansya pa. Kaya ayan, sabi nga nila, kung talagang gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Pero, huwag ka nang magdahi-dahilan. Gawin mo na para naman sa ikabubuti ng inyong sarili. Di ba? So, antay lang po natin itong maluto para po makakain na po tayo. So, pakuluan lang po natin. Kaso nga lang, wala po tayong pantakip niyan kasi wala akong malaking takip. Kaya, ayan na lang natin po siyang kumulo. Ito na po siya. Medyo okay-okay na po. So, to the rescue yung ating pong takip na malaki, which is maliit. Ito po siya. Para lang po matakpan po natin at maluto po siya. Ayan po, kahit hindi po lahat, pero at least natakpan yung iba para po maluto siya. Medyo okay-okay na po yung kamote, pero yung carrots is medyo matigas pa. Kaya konting pakulo na lang po siya. Tapos, lalagyan po natin siya ng isang pirasong itlog para kahit papano, meron naman siyang life. So, yan po. Konting pakulo na lang po. Ito na po siya, mga kalalags. Pwede na po natin ilagay yung ating po itlog. Yung isang itlog po na ilalagay po natin, pwede na po natin siyang ilagay. Kasi medyo okay-okay na naman yung carrots. Kaya, ito na po siya. Ayan. Para magkaroon po siya ng kapal. Diba? Tasaluin lang po natin para umano na po siya. Diba? Nagkaroon siya ng buhay. Ayan. Tapos, konting pakulo na lang po. Luto na po siya. At kakain na po tayo kasi nagulutom na po ako. Wala lang po ito talagang lasa kasi nga, syempre, konti lang po nilagay natin na asin. So, ayan na po siya. Ayan, konting pakulo na lang at luto na po talaga siya. Mga isang minuto na lang po. Pakuloan na lang po natin ng kapiraso. So, yan po mga kalalabs, malapit na po siyang maluto. At, syempre, kakain na po tayo kasi nga, gutom na po tayo. So, anong oras na din po? Mga 7, past 7 na po. Kaya, kinakailangan na po natin mag-almusal. Kasi, kanina, ang ininom po lang is may lita tubig. So, di ba? Diet, diet. Kung diet, hindi naman sa nagde-diet. Kinakailangan lang po natin talagang disiplinahin ang ating pong sarili para po sa ikakaganda ng ating pong pakiramdam para hindi po tayo ganun makaramdam ng kung ano-ano. Pero kahit paano, nakakaramdam pa rin po tayo dahil, syempre, patanda na po kayo, hindi na po tayo pabata. Kaya, yun po mga kalalags. So, ito na po siya. Luto na po siya. Ayan. Masarap naman po siya pag talagang gusto niyo talagang kumain ng ganito. So, papatay na po natin. Mamaya na tayo magsasaing. So, ayan. So, ayan na po siya. Kung makikita nyo, simple lang po siya. Ayan. So, kung sa inyo, so lang ka life-life, sa akin, meron. So, yan po. So, yan po, mga kalalags, kakain na po ako. Hindi na lang po ako mag-video habang kumakain. Kasi, syempre, wag na lang po. Next time na lang po ako mag-video pag kumakain po. So, sa lahat po na aking mga subscribers, maraming salamat po. Shoutout po kay Simply Me, kay Musaka TV, kay Leadership Writer, at sa lahat po ng aking po mga subscribers, at sa lahat ng mga darating pang mga subscribers, maraming salamat po. So ito pong muli, ito ni Tagdasabing. Smile lang po, wag pong sumimangot dahil ang buhay ay maiksik po lamang. Kung may problema ka, go lang. Dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hanggat hindi mo kayang i-resolve. Ito pong muli, ito ni Tagdasabing. Thank you very much. Until next time, bye-bye, paalam. I love you all.